sa kapatid mo. Wala kang kaproblema-problema sa kanya. Dahil bukod sa mabait na, matalino pa. At higit sa lahat, masunurin at hindi suwail. Ola! Ganun talaga may asawa. Nag-a-adjust. Ang totoo pati sa anak mo, mag-a-adjust ka. Seb! Bakit? Ano ka ba naman? Hindi ba may usapan tayo? Yung kliyente, pumunta dito, wala ka. Sorry. Sorry? Pinalampas ko na yung pag-iwan mo sa akin sa gitna ng Makati, ha? Nananadya ka ba talaga? Hindi. Alam mo, kanina pa ako nag-iisip ng posibleng dahilan na pwede kong patawarin kung bakit tinangayin mo itong yate na alam mo naman may kliyente titingin. Wala. Wala akong dahilan. Anong wala? Sa wala nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Imposibleng wala kang dahilan. Mag-imbento ka ng kahit na ano. Unless talagang gusto mong atakihin na lang ako sa pagka-visit sa'yo. Wala nga akong gusto mong atake. Hindi ikaw at hindi rin ako. At lalong hindi ako naghahad ng kadamay. Alam mo yun, di ba? Kaya nga ako nagpapakaluluyo dahil ayoko may maapektuhan dahil sa'kin. Sam, kahit saan ka pa magtago, imposibleng walang maapektuhan dahil may mga tao nagmamahal sa'yo. Ayoko may magmahal sa'kin. Ayoko maiiyak. Ayoko ng komplikadong buhay. Ayoko mabulabog ng buhay. Tama na. Para mawala na rin yung pagka-bullshit mo ngayon pa na pag-alala mo ng patakbo itong yate. Buti pa yung maaga pala matuto ka na para pag namatay ako. Sam, walang ganyanan ha. Di mo lang masasabi kung kailan. Pwede ngayon, pwedeng mamaya, pwede... Shhh! Huwag, Insan. Hindi pa ako handa. Ako rin! Alam mo, hindi na kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Isa lang ang masasabi ko, nakakapagpabagabag ang naramdaman ko ngayon. Woo! Ngayon, hindi na po ako magsasalta dahil hindi naman ako ang ikinasal. Ipapasa ko na po ang mikropono sa mag-asawa. Tinatanong ako kanina kung ano nararamdaman ko. Siyempre, magkahalong tuwa at lungkot. Tuwa dahil sa wakas, ikinasal na ako sa mahal ko. Lungkot dahil magkakahiwalay kami agad. Paano naman kasi ito eh. Tapos agad yung kontrata, kaya kailangan din nang pumalik agad ng Pilipinas. Ilang buwan lang babalik ulit ako dito, ha? Ikaw naman. Babalik naman pala. Hindi mo alam. Tama. Masyado lang nagiging drama eh. Para tayo nanonood ng drama sa TV. Dapat, di tayo umuwi nang wala may pagmalaki. Kaya natin to. Pagdating sa Maynila, paninindigan mo ang iyong pangarap na maging isang boksingero. Dito nagsisimula ang lahat. Napagkatuwaan kasi namin eh. Humarap kami sa salaming yan. Tapos tinatanong namin ang mga mangyayari. Sino kayo? Kausapin niyo ako! Maraming napatay dito sa bahay na to. Sino kayo? Bakit hindi kayo matahimik? Don't you see it? Kung hindi niya pinili ang sarili niya, kung hinayaan niya na ikaw pa rin parating masunod, her heart would have been broken every moment she's with you. Hanggang sa wala nang matira dun sa basyang minahal mo. Yun ba talaga gusto mo, Boy? Ang tanong lang naman po eh, mahal mo pa ba siya?
Hindi naman nagbago yun eh. I'm just not sure if love is enough. Nim! Hi! Mwah! Thanks for seeing me. So, when did you get back? A few days ago. How are you? Very good. We're all very good. Ma'am? Thanks. So, alam na ba ni Kuya Ben na nakabalik ka na? I don't know, but I think I saw him. Did you try to get in touch with him? Well, I don't know if he still wants to see me. I think he's not sure if you still want to see him. Do you still want to see my brother? I don't know. Umalis siya kaninang umaga. Pumunta ng Boracay. Why are you telling me this? Because I know what Boracay means to both of you. Well, you know what they say. Whatever happens in Boracay, stays in Boracay. Not all the time, Mitch. Bakit? Pinangarap mo ba maging nurse? Hindi nurse. Doktor! Doktor? Hindi ba, ma? Eh, kaso sabi niyo naman, wala tayong ganun pera. Tsaka, sabi niyo, hindi kaya na utak ko yung pagdodoktor eh. Sinabi ko ba yun? Oo, ma. At saka sabi mo pa nga, di ba mag-aasawa lang naman na maagad tong si ate. Kaya, ba't mag-aaral pa siya ng medicine eh? Kaso ito, napakapasawa, nag-apply pa rin talaga sa UST. UE! So, scholarship yun. Tsaka, in fairness, pumasa ako dun, ha? Kaso mo, kasi mami, nung nalaman na, nakita niya sa letter, tanggap niya ako, nagwala, nalaman, tanggap ako. Naalala ko pa nga, di ba, na flying kick ka ni Mama sa bunot! Ano ka ba? Flying kick at saka sa bunot yun? Correct! Mula ata, gate hanggang sa taas na ako, hindi sumayad ang paa ko sa handang. Ano? Oo nga. Ma. Nagkatotoo naman, di ba? Mabuntis naman talaga ang maagi. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm okay sorry. Lang, I'm sorry. I'm sorry. Guys, ano ba? Nandito tayo para tulungan si Basha. Bash, alam ko masakit yung ginawa niya. But you have to talk to him. Baka wala na siyang masabi o magawa na kaya kung paniwalaan. Eh di paniwalaan mo kung ano yung totoo sa'yo. And the truth is, you love him. Kaya kung nahihirapan ka, pagkatiwalaan siya, pagkatiwalaan mo muna yung pagmamahal mo sa kanya. Pamela, dalawang beses na niya akong niloko. Ay, hindi nga natin alam, baka mamaya mas marami pa eh. Hindi ba yun sapat na dahilan para patunayan na psychologically incapacitated yung taong yun? Kailangan mapatunayan mo na meron na siyang ganong klaseng problema bago pa kayo ikasal. But that wasn't the case. And you had a happy marriage in the beginning. And you know what? Knowing Joff's lawyer, pwede niya ibalik sa atin niya at sabihin niya, ikaw psychologically incapacitated. Sandali, bakit naging ako? Eh, pwedeng sabihin ni Bobby na ikaw ang unang hindi gumanap sa mga obligasyon mo bilang asawa kay Joff. Bakit parang lumalabas dito na masama akong asawa? Eh, dahil nga you refuse to be intimate with your husband. After he cheated on me. And maybe he cheated on you because you weren't good as a wife. You didn't give him time. You didn't give him proper attention. So, kasalanan ko. No, Anne, I don't think that. But the truth is, baka hindi ko mampi sa'yo ang batas at ang mundo. Kalokohan to. We cannot be happy. We cannot be happy.
Hindi ko alam kung paano ko masasayahin. Pag-uwi ko sa ama mo. Pero kung ano yung pagmama na binibigay niya, tatapatan ko. Tatapatan ko. Because our love for you will never be perfect. But it's real, Brent. It's real. Kaya kahit ilang araw pa ang tumatid at umalis sa buhay mo, kami hindi kami mawawala. Hindi kami mawawala. Umalis ka, bumalik ka. Piliin mo man kami o hindi. Mahal naman ka ng pamilya mo. Mahal naman ka namin, Bern. Mahal naman kita. Mahal naman ka namin. Nagkakitaan yun, ha? Nagkakitaan. Bern! Kailangan mapasakin ang libro yun para masakop ko ang buong mundo. Sino ka ba? Moody. Tita Moody. Kailangan natin magtulungan para hindi niya makuha yung libro. Hindi mo makukuha tong libro. Ibigay mo sa akin yan at tatanggalin ko to. Ito naman, hindi mabiro. Wait, it's a jura. Doon nakasalalay ang buhay natin. At dito nakasalalay ang karir ko. Lock down the campus. Lock it down! Guys, hindi na safe sa labas. Mas malaki yung chance natin mag-survive kung sama-sama tayo, kung magtutulungan tayo. Mas marami tayo, mas delikado. Wala tayong iiwan. Ha?